they are still around. We do not have the laboratories now because nawala na sila. At itong naiwan ngayon are doing the importation. We are fighting, almost losing a battle against drug. I still have about a year to go. I will reach you somehow. But corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn government completely. If I were the next president, if you think there's really a need for you to change everybody in the system, then you declare martial law and fire everybody and allow the new generation to come in to work for government. Drugs, crime, and corruption. Ilan lang ito sa mga isyung tinutukan ng Duterte administration sa nakaraang 5 taon. Ano ang pagtingin ng kanyang mga cabinet members, mga kritiko, at mga eksperto sa naging pagtugon ng Duterte administration sa mga isyung ito? Balikan natin ang mga pahayag ng ating mga nakapanayam dito sa Damangahas Interviews. Kung bibigyan ng grado ang Pangulo sa kanyang pangako na harapin ang korupsyon at pigilan ito. It's not a personal problem of the President. Hindi siya dapat nating graduhan. Opo. Ito ay indictment sa ating lahat. Tayo sometimes ang nagpa-participate dito sa acts of corruption. Tayo ang nagbibigay ng temptation sa mga government officials na gumawa ng kalokohan. Ang pinaka-importante rito, Malu, is leadership by example. Yung tinatawag na moral ascendancy, di ba? All right. Kung alam nilang talagang wala kang ginagawa as the leader, at yung mga at alam nilang tatamaan sila dahil may moral ascendancy yung leader, down the line, mag-iingat o kaya magbabawas ng corruption o kaya talagang hindi magkukomment ng corruption. Bakit sa ibang bansa like Singapore, di ba? Yung ibang sabihin nating medyo maunlad na bansa, dahil alam nila na talagang they will be dealt with accordingly, ano? At saka yung batas talaga i-apply sa kanila, maski sino pa sila. So kapag nakasilip yung mga subordinates mo na may double standard, merong libre, merong mahigpit ka, parang mahirap mag-succeed. I never thought I'd say this. Pero yung extent ng human rights violations under President Duterte, mas grabe kaysa Marcos. He did in 4 to 5 years what took Marcos many, many, many years in martial law naman. So mas worse siya in the sense na he's really very brutal. And walang ka-finesse-finesse. Marcos kasi may pretensions ng constitutionalism eh. Smiling okay. Martial law. He tried to quote it. No, President Duterte, bira talaga. You know, crass. Crass and talagang direct na ano. Wala siyang pakundangan. Hindi naman perfect. Hindi naman lahat na-accomplish. Pero at least may pagbabago tayong nakikita. And I will continue supporting for this program na fight against illegal drugs and impose peace and order. Importante okay. Po yan para sa economic growth and development sa bansa natin. In that way, we can invite investors to invest in our countries para kasi natatakot sila pag magulo ang bansa natin, wala mag-i-invest. Ayoko magbigay ng grado, pero siguro assessment, oo. Okay. I was in ICAD for 18 days. Very short term, pero it was enough for me na makita kung ano yung mga mali. And in fact, nagbigay ako Malu last year, nagbigay ako ng recommendations, very specific recommendations, kung paano aayusin yung drug war. Pero ang para sa akin, Malu, parang hindi sila seryoso. Parang hindi sila seryoso kasi apparent naman yung pagkukulang eh. Apparent yung pagkukulang, pero yung solusyon hindi madali, pero doable. Pero parang ayaw gawin. Kung may willingness lang na ayusin yung programa. Pero hindi ko yun nakikita.
Yung corruption, ganun din. Yung corruption kasi hindi, para madali lang sabihin na against ako sa any form of corruption. Pero yung corruption kasi maraming levels na kailangan mong ayusin. Ang number one doon, transparency. And wala talagang, walang any indication na gusto maging transparent. Nagkaroon ng executive order ng FOI, pero hindi naman seryoso yung hindi seryoso yung effort to make everything transparent. And bawat a huge part of an anti-corruption drive is accountability. Marami mga implicated na sa corruption na tatanggalin pero ililipat sa ibang posisyon. So parang alam mo yon, parang ano yung point? Hindi seryoso. Meron akong pagduda kung gaano kaseryoso talaga na gawin. Kasi yung mga ginagawa, hindi natin nakikita yung resolve na talagang to put an end to both our drug problem and corruption in the country. Drugs, crime, and corruption. Sa tingin ninyo, ano so far ang nagawa na, ang kulang pa, at ang siguro improvement o pagkakamali na nangyari? Halos lahat naman po ay nagawa na niya. Sa drugs, karamihan po ngayon ng ating mga barangay ay drug-free. Hindi pa 100%, pero meron pa naman tayong mahigit isang taon para gawing 100% yan. Sa korupsyon, nararian pa rin, pero at least naibalik niya yung takot sa isip at sa damdamin ng mga kurakot. Ano po? Pasado? Pasang-awa? Lagpa? Well, sanay nga po sa UP grade eh, no? I think it is a 1.5. It is not perfect as a 1, but it is not mediocre like a 2. So it really is excellent, a 1.5. Hindi ko pa parang may dalawang standard ng katarungan dahil ang Pangulo, galit na galit, pagkakalaban o kritiko, at masyadong malumanay at magalang kapag kaibigan, re-recycle ka pa. Hindi po eh, kasi nga yung pinakamalalapit ang una niyang sinibak sa pwesto at hindi naman ibinalik. Meron siyempre pong ilan na re-recycle, pero linalagay sila sa mas minor position. Sa akin po, pag nawalan ng trust and confidence ang presidente, eh napakalakas na mensahe na po yan na hindi tinotolerate ng presidente ng corruption. Pagdating sa ating mas komportabling buhay, nandyan po yung ating build, no? Unprecedented po talaga ang ating mga infrastructure projects dahil hindi lang tayo umasa sa pondo ng gobyerno, ginamit din natin yung public private partnership. At itong dahilan kung bakit meron tayo ngayong connector, meron tayong Harbor Link, meron tayong Laguna Highway, meron tayong Cavitex, no? Meron tayong T-Plex, meron tayong bagong linya ng LRT na papunta sa East, meron tayong expanded na papunta naman sa San Jose, Bulacan, no? Meron tayong papunta ng Cavite, napakaganda ngayon ng airport sa Cebu, napakaganda ng airport sa Clark, no? At meron na rin bagong airport sa Bicol, no? So, tingin ko naman, he delivered on his promises, maski meron pa tayong mahigit na 1 year. So, antayin po natin yung 1 year, matatapos po ang karamihan ng mga proyektong to, at mas pinapainting pa yung kampanya laban sa korupsyon at laban sa droga. Inamin niya na failure siya. Inamin niya na yan. Sinabi niya sa taong bayan, hindi niya kaya lutasan itong drugs. It's a failure. Inamin niya. Crime has... It's still there. It has not been solved. Wala naman siyang nasolve. Eh. May dalawa siyang na-appoint sa Bureau of Immigration na naka-abla ngayon ng plan there sa... I think it's now in the Sandigan Bayan kung natapos na sa Ombudsman. Tsaka nakakapasok yung Shabu. Alam natin na tunelada na tunelada, wala naman nangyayari. So paano nakapasok yan? Corruption yan eh. Binayaran yung mga tao para hindi hintuin. In fairness po sa kanya, for several times or many times na during command conferences, laging sinasabi niya na laging susundin yung batas. At talagang sinasabi, pero kayo, mag-ingat kayo, huwag kayong papauna. Pag nabingit ang kayo sa kalagayan, huwag kayong papauna, kayo ang pulis eh. Bawal yung nakahubad, bawal yung umiinom sa kalye, bawal yung nagsisigarilyo, bawal yung dumudura, at yung ano pa mga ordinansa. Anong naging resulta? Bumaba ng 60% ang krimen for the first 3 years of Duterte's administration. At nakita natin, talaga naman lantaran sinasabi ng mga kababayan natin na
na kami ay magandang pakiramdam or napaglabas namin kumpiyansa kami. Napaglabas namin isligtas kami. Well, talagang lagapak po. No? Nakita nyo naman kung crime, nagpapatayan ano? Sa streets natin, na nare-report nyo po yan araw-araw. Ganun din po sa corruption. Ngayon po, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay may sindikato na. Na lahat yan, nagre-remit yan doon sa Davao Group ni Duterte. Tapos itong drugs, nakita nyo, marami pa rin hong mga adik sa ating lipunan at yung toneto na ladang shabu na ini-import ni nitong administrasyon na ito, hindi naman nila pinuhuli, no? Yung mga drug lord na nasa likod na to dahil mga kaibigan mismo ni Duterte. How do we rate the Duterte presidency? We're facing the worst economic crisis since World War II. We're facing the worst health crisis in the last 100 years. Alam kong hinahanap ng ating mga kababayan paano matitiyak ang kanilang kaligtasan dito sa sakit na ito at paano manumbalik ang sigla ng ekonomiya para naman magkaroon sila ng trabaho, hanap buhay at makadagdag ng kita at mapakain nila ang kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya. Yan ang challenge.